Maraming Diyos. Maraming maraming salamat po. O sa hirapin na kasapit sa araw at oras ng aming isanta. Salamat po, Ama, sa pag-iingat sa amin sa halos isang linggong paglalakbay namin sa daigdig. Iniligtas mo kami sa lahat ng kapahamakan. Iningatan mo kami, lalo na ng aming pananampalataya. Bila po ng maraming mga pagsubok. Masaya kaming nagpapatuloy sa aming mga paglilingkod. Hindi namin kayang bilangin, Ama, lahat ng kabutihan mo siya. Ang bawat araw na lumilipas, bawat oras, bawat minuto, bawat sandali ng buhay namin sa daigdig, utang na loob namin sa iyo na lumalang sa amin at nagbigay sa amin ng banal na karapatan sa tunay na mga paglilingkod at pagsamsa. Purihin ka, Ama. Sambahin ang iyong banal na pangalan. Di man kami karapat dapat sa iyong banal na harapan. Nangangayupa ang aming mga puso. Nagbabalik loob kami sa iyo. Patawarin mo na kami, Ama, sa aming mga siya. Minsan pa, tanggapin mo kaming lahat na magkakapatid na ngayon ay nagkakatipon upang sumamba sa iyo. Saan man dako ng mundo kami naroon, maawa ka, Ama. Muling pagpalain mo ang iyong mga anak. Ibuhos mo sa amin ang saga ng biyayang espiritual na totoong kailangan ng iyong mga Panginoong Hesus, ipamagitan mo po kami siya. Salamat ng marami, Panginoon, sa pag-alalay at pagtulong mo sa amin araw-araw. Sa harap ng maraming mga pagsubok at mga kapigatian, naroon ka, Panginoon. Laging nagpapalakas ng aming loob, umaaliw sa amin sa mga kalumbayan. Purihin ka, Panginoong Hesus. Pakitanggapin mo kaming lahat. Paawa kang muling basbasa ng iyong mga hindi. Amang banan, mamalagi kami nakaunay sa diwa't layunin ng pagsusugo mo sa mga huling araw. Mamalagiin mo po kaming matatag na nangahawak sa mga aral na kanilang itinuro sa amin. Patuloy na sinasariwa sa amin sa ganitong mga pagsamba para mamalaging gabay at liwanag namin sa paglalakbay. Lahat kami makasiguro ng aming kaligtas. Tiwalang-tiwala po kami, Ama, sa buong panahon ng aming pagsamba ay mamamalagi ka sa piling namin. Inihiling na po namin ang lahat ng ito sa pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo. Ang mahal na kapatid, ating pag-aaralan na ito. Halos sa leksyon ni Hanay na kapatid, nairanalo na may pamagat. Ang hindi magmamana ng pagpapala, bagaman nasa loob ng bayan ng Diyos. Palibhasa ay iniyahanda po ang Iglesia sa pagtanggap ng kaligtas sa araw.
hinahawi po natin sa pamamagitan ng pag-aaral. Lahat ng balakid na makahanda o makapipinsala sa pagtatamo natin ng Diyos. Kinagabayan po tayo ng mga aral ng Diyos upang tayo ay makatawid sa mundo sa kabila ng mga suliran, kahirapan, mga pagsubok. At upang anuman ang kasapitan ng ating pamumuhay ay makaasa pa rin po tayo sa pagtatamo ng kaligtasan. Kaya huwag tayong magulat sa mga tao ng likod ng Diyos na hindi nagkaroon ng mabuting wakas sapagkat sila'y itinakwil ng Diyos. Sino po ang isang lingkod ng Diyos noon? Pero hindi nagmana ng pagpapala at hindi nagkaroon ng mabuting wakas sapagkat siya itinakwil. Ayon sa Hebreo 12:16 hanggang 17, si Isao na panganay na anak ni Isaac. Ano sana ang biyayang nasa kanya bilang panganay na anak? Siya sana ang dapat magmana ng pagpapala ng Diyos. Yung karapatan sa paglilingkod sa Diyos at sa basbas ng Diyos. Anong kalapastan nga ng ginawa niya? Ang sabi ng Biblia, baka magkaroon ng sinumang mapakiapit o mapaglapastangan gaya ni Isaw na sa isang pinggang pagkain ay ipinagbili ang kanyang sarili pagkapanganay. Ibinenta niya sa kanyang kapatid na si Jacob ang kanyang pagkapanganay. Eh dahil sa kalapastangan ng iyon, dahil sa winalang halaga ni Isaw yung kabanalan ng kanyang pagkapanganay, ano ginawa sa kanya ng Diyos? Inalis sa kanya yung pagpapala eh. Yung pagpapala na nasa kanya, ano ipinalit ng Diyos? Ang sabi, siya'y itinakwil. Kanino na punta yung pagpapala? Punta kay ako. Kasi hindi niya iningatan at pinahalagahan ng karapatan nasa kanya. Pinagpalit lang niya sa isang bagay, isang pinggang pagkain. Eh nang mawala ito sa kanya, sakal siya lumuha at nagsisi. Pero hindi na niya ito nabawi. Anong mahalagang aral na dapat nating matutunan bilang mga tao ng Diyos ngayon? Napakasama po na hindi pahalagahan ang dakilang karapatang tinamo natin. Nang tayo ay hirangin ng Diyos sa loob ng iglesia, huwag natin itong ipagpapalit sa anumang bagay, sa hanap buhay, sa trabaho, sa alok na salapi, sa katiwalian. Huwag nating ipagpapalit ang ating karapatan kahit kanino, kahit pa sa makapangyarihang tao. Sino pa ang hindi nagkaroon ng mabuting wakas? Dahil tulad ni Isaw ay itinakwil din si Saul na unang hari sa Israel. Isipin nyo mga kapatid. Si Saul ay unang hari sa Israel. Pero anong ginawa sa kanya ng Diyos? Sa unang Samuel 15:23 at 26, itinakwil din siya ng Diyos para wag nang maging hari. Hindi lang siya para maging unang hari ng Israel sapagkat noon ay humihingi ang mga Israelita ng hari sapagkat ang namumuno o namamahala sa kanila ay mga hukom. Sa kapipilit at kapipilit ng mga Israelita na humingi ng hari, ibinigay sa kanila ng Diyos si Saul sa pamamagitan ng propeta si Samuel. Pero dumating ang panahon, itinakwil din siya ng Diyos. Bakit?
ang sabi sa talata, dahil sa itinakwil niya ang salita ng Panginoon. Ano katumbas yung itinakwil ang salita ng Panginoon? Hindi niya sinunod. Pero pag pinag-aralan po natin, mga kapatid, sinunod naman niya yung bili ng Diyos eh. Pero hindi lang lubos. Kasi ang utos ng Diyos sa kanya, lipulin ng lahat ng mga amalisita. Wala siyang ititira. Kahit sa mga hayop. E itinira niya yung hari, si Agag. Pagkatapos itinira rin niya yung mga mabubuting mga hayop dahil gagamitin daw nila sa paghahandog sa Diyos. Yung paghahandog, yung pagsamba nila sa Diyos. Pero nalugod ba ang Diyos? Hindi. Ano ang katunayan hindi nalugod ang Diyos? Itinakwil siya para maging hari. Binawi ng Diyos ang kanyang karapatan para maging hari sa Israel. Laban ninyo, mga kapatid. Umigit ko mo lang 30 taon pang kinikilala ng mga Israelita na hari si Saul. Eh, pero wala na ang pakikisama ng Diyos. Sapagkat iniwan na siya ng Espiritu Santo. Kanino ipinagkaloob ng Diyos ang basbas, pagiging hari, yung patnubay ng Espiritu Santo kay David na siyang humalili. Ano ang mahalagang dapat nating matutunan kahit nasa loob na ng bayan ng Diyos? Sa panahon natin, kahit iglesia ni Kristo ka pa, may panganib na hindi magmana ng pagpapala at hindi magkaroon ng mabuting wakas kung una, hindi natin pahalagahan ng kahalalan yung ating karapatan bilang lingkod ng Diyos, yung mga biyaya na itinamunan na tayo ay nakapagsasagawa ng mga pagsamba na pinagiging dapat ng Diyos. Ikalawa, kapag itinakwil natin ang mga salita ng Diyos, hindi tayo sumunod sa kanyang mga tagubili. Ano ang dapat gawin ng lahat ng mga kaani sa Iglesia ni Kristo? Para wag tayong matulad kina Esau at Saul. At wag tayong itakwil. Kalawang Korinto 13:5 ang sabi, siya sa akin ninyo ang inyong sarili. Kung kayo'y nga sa pananampalataya, siya sa akin natin, nasa pananampalataya pa ba ako? Tunay na pananampalataya pa ba ang aking taglay? Paano? Subukin ninyo ang inyong sarili. Paano? Hindi ba ganin yung nalalaman sa ganang inyong sarili na si Heso Kristo ay nasa inyo? Maliban na nga kung kayo'y itinakwil na, yun ang dapat natin siya sa atin at sumukin sa ating sarili. Kung si Kristo ba ay nasa atin na, nasa atin pa? Kung si Kristo ay nasa atin pa, nasa pananampalataya pa tayo. Maliban na nga kung kayo'y itinakwil na. Kapatid, kapag itinakwil na, wala na si Kristo sa atin. Wala na sa tunay na pananampalataya. Ano natin malalaman kung itinakwil na? Baka akala natin, Iglesia ni Kristo pa tayo. Tunay na mananampalataya pa. At nasa atin pa si Kristo. Kasi Iglesia ni Kristo eh. Pero wala na pala. Itinakwil na. Paano natin malalaman? Ano ang ikakikilala sa mga taong itinakwil? Binawian ng Espiritu sa atin. Katulad ng ginawa ng Diyos kay Saul. Nung magkalit ang Diyos kay Saul, binawi ang Espiritu Santo sa kanya at kanino'y pinagkaloob? Kay David! Kaya si David, nung magkaroon na magkasala ng mabigat na kasalanan sa harap ng Diyos, ano ang kanyang hiniling sa Diyos? Panalangin ni David ito eh. Awit 51. Ang sabi ni David, huwag mo akong paalisin sa iyong harapan. At huwag mong bawiin ang iyong santong Espiritu sa harap. Kasi pag pinaalis na sa harapan ng Diyos, itinakwil ka na, di ba? Pag pinalayas ka, pinaalis ka sa harapan ng Diyos, itinakwil ka na. Binawian na ng Espiritu Santo. Ano natin malalaman yun? Ano ba kaukulan ng Espiritu Santo? Sa Roma 8:9, ang sabi, kung ang sino may walang Espiritu ni Kristo, yun ang Espiritu Santo, siya'y hindi sa kanya. Iglesia ni Kristo ka man,
Pero kung wala ka ng Espiritu Santo, kung hindi mo na madama sa buhay mo ang Espiritu Santo, ang hindi ka na tunay na kay Kristo, hindi ka na sa Diyos. Iglesia ni Kristo pa rin ako. Nakatala ako sa loob ng Iglesia ni Kristo kahit pa. Kung hindi mo na nararanasan ang Espiritu Santo sa buhay mo, wala, sabihin, wala kang Espiritu ni Kristo. Hindi ka na tunay na Iglesia ni Kristo. Yun ang dapat siya sa atin na, sa ating sarili. Ngayon, laliman pa natin, paano natin malalaman kung nararanasan pa natin ang Espiritu Santo o ang Espiritu ni Kristo? Sino ba ang mga kahit Iglesia ni Kristo pa pero hindi na makararanas ng Espiritu Santo? Paano sila namumuhay? Sa 1 Corinto 2:14, ang taong ayon sa laman ay hindi tumatanggap ng mga bagay ng Espiritu ng Diyos. Ay, hindi nila mararanasan ang Espiritu Santo kahit ano kanilang gawin. Sino yung mga taong ayon sa laman? Kahit na Iglesia ni Kristo pa. Sino yung mga taong nasa ano-ano ba yung mga gawa ng laman? Kasi ang ginagawa ng mga taong nasa laman. Sa Galatia 5:19 hanggang 21, ang sabi ng Biblia, pangangalon niya, karunihan, kaalayan, pagsamba sa Diyos Diyos, at pagkukulang, pagkapuot, pagkaaway, paninibubo, nagpupuyos na kali, kasakiman, pagkakabahabahagi, pagkakampi-kampi, pagkaingit, paglalasing, walang taros na kasayahan, at mga katulad nito. Ibig sabihin, ano-ano yan? Yan ang iba't ibang uri ng kasamaan o kasalanan ginagawa ng tao. Lahat ng uri ng kasalanan, yan ay gawa ng laman. Yan ang ginagawa ng mga taong sa laman. Ganyan nabubuhay ang mga taong sa laman. Nabubuhay sa kasamaan. Nabubuhay sa kasalanan. Mga taong tiwali, mga kurap, mahilig sa salapi, kahit gumawa ng masama, mamamatay tao, mga sinungaling, mga mapang-api, malulupit. Ang ganyang uri ng mga tao. Yan ay mga taong salaman. Kahit pasabihin nilang sila'y kaanib sa Iglesia ni Kristo, pero wala na sa kanila ang Espiritu. Itinakwil na sila. Hindi na sila tunay na kay Kristo. Hindi na sila tunay sa Diyos. Walang pagpapalang nakalaan para sa Diyos. Sa lahat, mabibigo sila sa kaligtasan na kanilang inaasa sa araw. Kaya para huwag tayong matulad sa kanyang uri ng mga masamang kaanib sa Iglesia ni Kristo, na mga itinakwil, ano ang itinuturo ng mga apostol sa atin? Para huwag tayong mahatulan sa nalalapit na pagparito ni Kristo. Santiago 5:8-9, magagtiis din naman kayo at pagtibayin ang inyong puso. Ano ba? Huwag kayong magagupasalaan, mga kapatid, laban sa isa't isa upang huwag kayong mahatulan. Sa makatwid, maging si Apostol Santiago ay nagpabala rin, katulad ni Apostol Pablo, na manganganib sa hapon sa araw ng pag-uukom ang mga may pagkakaalitan, pagtatalo, panglipa. Sapagkat yan po ay isang uri ni ng kasamaan. Kaya alisin natin ang lahat ng ito. Palitan natin ang pagpapakabanal upang hindi tayo matulad sa mga nasa bayan na ng Diyos. Baga sa panahon natin, Iglesia ni Kristo na. Kabilang na sana sa mga magmamana ng pagpapala. Ngunit nabigo pa at nasawa. Sapagkat itinakwil. Iglesia ni Kristo sa panahong ito. Pero itinakwil na. Kaya sa nakaraang pagsamba natin, mga kapatid, kung natatandaan, talagang mayroong mga kaanib sa Iglesia ni Kristo, hindi maliligtas.
Dalawa ang uri ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo. Ang maliligtas at hindi maliligtas. Doon tayo humanay. Sa Iglesia ni Cristo, maliligtas. Huwag tayong pumayag na dahil sa pamumuhay, sa kasamaan at sa mga gawa ng laman, ay bawiin ng Diyos ang Espiritu Santo sa atin. Kaya kailangan tayong magtiis. Kung hindi tayo magiging matiisin, hindi tayo magmamana ng buhay na walang hanggan. Pabibigo tayo sa pagparito ng Panginoong Jesus. Yung pagtitiis po natin, mga kapatid, baka kasi ang iniisip natin, kung tinitiis lang natin, mga kahirapan, yung mga pag-uusik at papagsuko. Titiisin din natin ang mga tukso para hindi magtagumpay sa atin. Para wag tayong mabuhay sa ng ayon sa laman. Para mamalaki sa atin ang Espiritu Santo. Na siyang katibayan na tayo tunay na mga lingkod. Siyang matibay na katibayan din. Kasama tayo sa magmamana sa mga pangako. Ano ang matitiyak natin, mga kapatid? Tayo ay makapagtiis ng lahat ng bagay na dapat na tiisin natin bilang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo. Ano ang tinitiyak sa atin? Sa ikalawang Tesalonika 1:4 hanggang 5, ang sabi, ano pat kami sa sarili ay nangagkakapuri sa inyo sa mga iglesia ng Cristo dahil sa inyong pagtitiis at pananampalataya sa lahat ng mga pag-uusig sa inyo at mga kapigatiang inyong tinitiis. Ano ating matitiyak? Na isang tandang hayag ng matuwid na paghukom ng Diyos upang kayo'y ariing karapat dapat sa kaharian ng Diyos. Dahil dito'y nagagbabata rin. Kaya, dapat natin ikasiya at kagalak. Hindi dapat ikanong ng maraming tiis. Mali kung nagsasabi ang kapatid. Kailan kaya matatapos ang pagtiis nito? Hindi matatapos habang narito tayo sa mundo. Pero yan ang matibay na katunayan. Para tayo ariing karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. Tayo nagtitiis ng mga pag-uusig at mga kahirapan at mga kapigatian sa buhay. Yan ang patak ng mga tunay na lingkod ng Diyos. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Hindi niya tayo iiwang mag-isa hanggat nasa atin ang Espiritu Santo. Espiritu Santo umaaliw sa atin. Espiritu Santo ang nagpapaalaala sa atin ng mga bagay na dapat natin gawin. Ang Espiritu Santo ang nagbibigay sa atin ng lakas ng loob. Sapagkat ang Espiritu Santo ang isinusuko ng ama at ng abugtong na anak. Kapwa nila isinusuko ang Espiritu Santo. Kaya tinatawag ding Espiritu ng Diyos at Espiritu ni Kristo. Kapag kayo sinusugo at nadama natin sa ating buhay, lalo na sa panahon ng ating mga pagsamba, yun ang nagdudulot sa atin ng panibagong lakas sa pag-asa at inspirasyon para tayo ay magpatuloy pagbaka hanggang siya matapos ang ating tapos. Mas masanawa tayo ng Ama at maawa siyang patuloy na tulungan tayo na makapamalagi sa pagsunod sa Kanya para makapanatili tayo sa matatag na pananampalatay lalong magliwanag sa puso natin ang mga aral ng Diyos lalong magningning ang Espiritu Santo sa buhay natin.
lalong maging matibay ang ating pagkas sa kaligtas. Tumayo kayo, mga kapatid, at tayo mananalangin. Manamin Diyos. Maraming maraming salamat. Muling sinarima mo sa amin ang managpahalag ng araw. Bilang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo sa mga huling araw. Dapat lagi kaming nagsusuri ng aming mga sarili. Kung kami mga tunay na kaanib sa iyong Iglesia. Kung nasa amin pa ang iyong Espiritu. Salamat ng marami, Ama, sa liwanag ng mga aral mo. At siyang patuloy na gumagabay sa amin. Para makapamalagi po kaming lahat sa tamang landas. Ang aming hinihiling sa iyo, Ama, patuloy mo kaming tulungang maghari sa puso namin ang iyong mga aral. Huwag makapanay sa amin ang mga tukso at kaway ng kasamaan. Ganap na itakwil namin ang lahat ng uri ng kasalanan na siyang nagiging dahilan para bawiin mo ang iyong Espiritu sa amin. Maawa ka sa iyong mga anak. Tulungan mo po na kaming makapagtiis. Makapagtagumpay sa lahat ng kasama. Tulungan mo rin kami, Ama, na mapagtiisan namin ang lahat ng mga pag-uusi, lahat ng uri ng mga pagsubok at kapigatian naming binabaka araw-araw. Tulungan mo po kami na sa kabila po ng lahat ng mga ito, makapagpatuloy kaming karapat dapat sa paglilingkod sa iyo at mamalagi sa malinis at matuwid na pamumuhay. Pamumuhay na maghatid sa amin sa kaligtasan. Panginoong Yesus, ipamagitan mo po kami sa Ama. Alalayan mo kami araw-araw. Tulungan mo po kami. Paalalahanan mo kami sa pamamagitan ng iyong Espiritu ng lahat ng aming mga gagawin para huwag kaming magkamali, huwag kaming mapariwara. Manapaymatiyak namin na kami makararating sa hangganan ng paglalakbay, ang pagtatamo ng buhay na walang hanggan. Ama, huwag mong pababayaan ang naiwang pamilya ng kapatid na Iranyo Manan. Saan man naroon ang aming mga kapatid, patuloy mong ingatan at ipagsangkalang sa lahat ng kasamaan, lalo na sa mga taong masama. Kung nagkakasakit, lalo na ang katin, ipagagalingin mo. Alalayan mo rin ang mga anak mo hanggang ngayon ay nagtitiis sa bilangguan. Ganon din ang lahat ng mga anak mong nagsipangalan. Kung saan saan napadpad, bahala ka na sa kanila, Ama. Sagipin mo sila sa gipit nilang kalagayan. Lingapin mo sa kanilang mga pangangailangan para patuloy na makapamuhay ng maayos at marangal at sama-sama kaming lahat na nagkakaisa, matatag na naninindigan sa pagsunod sa lahat ng iyong mga aral hanggang sa magtanggap namin ang iyong pangakong buhay na walang hanggan. Lubos na pong aming pananalig, narinig mo, Ama, ang aming mga pananalig. At sa dako pa roon ang aming mga paglalakbay, ikaw ang mamamalaging kasama at patnubay namin sa pangalan po ng aming Panginoong Yesu Kristo.